Mga minamahal, pasensya na ako, medyo parang natatawa ako kasi itong si Philip nag-file ng kanyang certificate of candidacy, and alam naman talaga natin na tatakbo itong yawang to. Pero mga minamahal, nung nag-file siya ng COC, syempre ang pinaka-interesting dito na part is yung Q&A, yung tatanungin ka, yung question and answer forum. Pero saludo pa din ha kay Philip Salvador, kasi kahit papaano sumagot siya, hindi katulad dito kay Lito Lapid na nagbigay lang ng speech tapos tumakas na sa Q&A portion, kasi feeling naman talaga natin walang maisasagot yan si Lito Lapid. Pang-apat niya na nakakasawa na din yung kanyang pagmumukat. Paulit-ulit na lang din ang kanyang mga sinasabi. Walang bago. Pero dito kay Philip Salvador, mga minamahal, naloka ako. Talagang, uy, grabe ha. Alam niyo kung ano yung nakakabobo dito? Ang tagal mong pinag-isipang tatakbo ka. Ang tagal mong tinanggap yung kandidatura ng PDP. Tapos nung tinanong ka, ano yung plataforma mo? Mga minamahal, tinanong si Philip kung ano yung plataforma niya. Walang naisagot. Mga minamahal, meron siyang plataforma, pero literal na isa lang talaga. Pagkita, wala man lang plataforma sa iba't ibang bagay, sa iba't ibang klaseng problema ng ating bayan. Kasi mga minamahal, ito yung ano niya, yung plataforma ni Dodong Philip ba? Sabi ni Dodong Philip, iisa lang po ang plataforma ko. Putang ino, tinawanan siya ng mga netizen, mga minamahal. Nakita niyo yung ha-ha-react? Ano yung plataforma niya? Nakalagay dito, peace and order. Actor and senatorial Philip Salvador says that he is more than just an actor and can craft law even if given the chance to have a seat in the Senate. So kapag binigyan daw siya ng chance ang makaupo, ay meron din daw po siyang maiambag. Hindi lamang daw po siya isang actor. Hindi ka lang talaga isang actor, isa ka ring kupal. Tanginan yan. Hindi ka lang actor, kupal ka din. Di ba? He tells the media that his only platform is peace and order. See, mga minamahal, isa lang talaga yung plataforma ni Philip, ni Dodong Philip. Ano yung plataforma niya? Yung peace and order. Wala siyang plataforma, mga minamahal, sa ating ekonomiya. Walang plataforma sa ating mga estudyante. Walang plataforma sa mga mahihirap. Walang plataforma sa West Philippine Sea. Diba? Walang plataforma sa basta, ang daming problema ng ating bayan sa korupsyon. Wala ka man lang plataforma dito, peace and order pa. Mukhang mag-aaway kayo niyan ni Bato de la Rosa. Aagawan mo pa ng trabaho si Bato. Bakit? Ano ba yung tingin nyo sa Pilipinas, adik? Para sabihin nyo, kasi mga minamahal, when you say peace and order, related po yan sa drugs. Di ba? Related yan sa droga. So ngayon, yung punto natin dito, bakit peace and order, yung napili mo, yan po yung pinakamadila. At beside, walang masyadong trabaho sa peace and order na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi 1% lang ng population sa Pilipinas ang mga addict. Di ba mga minamahal? At anong tingin niyo sa Pilipinas, Davao? Ha? Anong tingin niyo sa Pilipinas, Davao, na kahit munisipyo, madaming addict? Ay, Philip, alam niyo mga minamahal, dakilang kupal ka, putang ina. Nakakainis. Mga minamahal, literal na dakilang kupal. Pantakin mo ha, peace and order, wala bang iba? Sa issue ng corruption, sa issue ng West Philippine Sea, wala na, peace and order lang. Gusto mo pa atang mag-fight kayo ni Bato? Ay, nakaka-stress ng kipay, mga minamahal, sa totoo lang. So ngayon, ito. May video pala siya, mga minamahal. Panoodin natin tong kanyang video kung saan grabe mangupalit tong si Dodong Philip. Oy, wait lang, hinahanap ko pa kasi yung article ba, mga minamahal. I-forward ko lang muna ah. Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng tawag dito. Wait lang. I-forward ko lang, mga minamahal, yung article para mamaya pag tayo ay nagbabasa, 'di ba? Hindi tayo maano. Wait lang. Ang pangalan nito. Ito. Forward ko lang, mga minamahal.
Okay, sige. Panoodin natin tong video ni, ano, ni Dudong Philip ba, mga minamahal. Kung saan grabe yung kanyang kakupalan. Panoodin natin, ah. Ipo sa kanilang lahat. Go, Philip. Bagal. Marapati niyo po. Pakinggan niyo, mga minamahal. Go, Philip! Habang nakatayo ako sa harap niyo po. Okay, nakatayo ka. Dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Tingnan. Peace and order po. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Cut ko muna, mga minamahal. Bakit? Sa tingin mo, hindi ba ginagawa ng ating presidente? Mga minamahal, yung ano, yung tawag dito, yung mga, yung modernization, ginagawa po yan ng ating pangulo ngayon, ng ating pamahalan. Alam mo, gaya-gaya buntot maya, itong si Philip Salvador, ginawa na yan ni Sara Duterte doon sa budget hearing, 'di ba? May ano ni Sara Duterte, humingi siya ng budget, 'di ba? Tapos yung hiningi niyang budget, gagastusin niya din daw, pero sa parehas na ahensya din. Kasi may mga humingi daw burial assistance, financial assistance. Bakit? Walang DSWD, walang DOH, walang DOH, yun na nga, walang DSWD, walang Department of Labor and Employment, 'di ba? Wala bang ganon na ano, na mga ahensya? 'Di ba, mga minamahal? Gaya-gaya buntot maya tong tanginang to. No? Ang lakas ng amat sa pag-iisip sa lahat na ata ng mga tumakbong senador. Isa to sa pinakamalakas ang tama. Tumakbo. Isa lang yung plataforma. Tapos hindi pa kaya. Mamaya, panoodin nyo to, ha. Hindi niya kayang i-justify yung peace and order niya. Which is yun po yung very exciting na napanood ko sa kanyang ano, mga sinabi. Okay, anyway, continue tayo. Tataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Tangina na ito, saan kaya na ito nakuha yung data niya, mga minamahal? Wait lang ha, i-cut natin. Saan mo nakuha, Philip? Oy, oh, Dudong. Oh, saan mo nakuha na para mabawasan yung ano, yung mga kriminalidad sa bansang Pilipinas? So, ibig niyang sabihin mataas yung ano, yung crime rate sa Pilipinas. Yan yung ibig niyang sabihin, mga minamahal. Putang ina mo, ka hindi ka man, pumunta ka sa entablado, hindi ka man lang natutong mag-research. Ha? Tingnan niyo sa datos, mga minamahal. Buti na lang meron akong files dito. Tingnan niyo, ha. Oh. Kita niya, ano, crime incident in PHC, 3.29 decline in H1 2024. Yan yung sabi ng DILG. Kita niya, ano, oh, yung crime rate ng bansa Pilipinas mas bumaba pa kaysa nung 2023 ng 3.29. Ito yung mahirap eh. Ang dali lang, sa totoo lang, mga minamahal, napakadali na mag-akusa. Sobra-sobrang madaling mag-akusa, mga minamahal, na yung tumalak ka na, hindi, mataas yung crime rate, may naghahasa, may nabalita, may namatay, ganyan-ganyan. Madaling tumalak. Pero hindi ibig sabihin na may nabalita na isang namatay, eh talagang, hindi porket mayroong isang taong namatay, is ano na siya, yung talagang grabe na yung crime rate sa bansang Pilipinas. Eh, gaano ba karami yung population ng Pilipinas? Diba, mga minamahal? Alam nyo, ito yung mahirap kasi, yung talak ka ng talak, pero wala ka namang datos. Yung talak ka ng talak, pero wala ka namang data na maipakita sa amin as a reference mo na totoong tumataas yung crime rate ng bansang Pilipinas. Alam nyo ito, ha? Ito, may papakita ko sa inyo. Ito. Tingnan nyo, ha? Oh, crime rate lower under President Marcos compared to Duterte. Hindi mo man lang na-recognize yan, ha? Hindi mo man lang na-recognize yan, tangina Philip. Tanda-tanda mo na sa, alam mo, mas mabuti pa magpakama ka na lang sa anak mo. Yun yung payo ko sa iyo, best advice. 'Di ba? Magpakama ka sa anak mo.
Kasi nakakatarantado to mga minamahal, mantakin nyo ha. Ang lakas tumalak, pero bobo. Sorry, pero yun yung totoo. Para naman kahit paano may matutunan ka dito. Ako isang content creator lang ako, pero hindi ako katulad mo na nasulsulan lang, tapos tatakbo, kabugo ba? Para ka lang din si Diwata, tapos si ano, yung Rosmar. Anyway, continue tayo. Ano pa sabi niya dito? Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Tangina nito. Hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Oh, yun na nga sinasabi ko sa inyo mga minamahal. Diba, nasan yung data mo na tumaas yung crime incidents sa bansang Pilipinas? Diba kasi may binabanggit ka na ngayon, o na-rape, ginahasa, o ligtas na makauwi sa kanilang mga pamamahay. Nasaan yung ano, yung index, I mean, nasaan yung reference mo na magpapatunay na talagang tumataas yung crime rate ng bansang Pilipinas? Support your details! Pang ano man ito, tatakbo kang senador, tapos ganyan yung utak mo? Sarap na itong kalampagin eh, no? Alam mo kung katabi ko lang yan, napektusan ko na yung matandang yan. Grabe, sa totoo lang mga minamahal, tapos ngayon magagalit kayo sa aming mga vlogger. Kasi sasabihin ninyo, dinidemolish, tapos pagpapatahimikan nyo kami, ikakasuhan ng cyber libel. Tanginang yan, hindi ka, mga minamahal, sa totoo lang, madaming vlogger ang kinakasuhan ngayon. Kasi mga nagsasalita at nagbo-voice out ng kanilang mga boses. Yung punto kasi natin dito mga minamahal, ano na naman katangahan yan? Alam nyo, karapatan namin yung magsalita. Tapos ngayon na nagsasalita kami, kasi nasa demokrasyang bansa tayo, magagalit kayo sa amin dahil lamang pinupuna namin kayo. Natural na pinasok niyo yung politika, magkakaroon kayo ng basher. Hindi naman totally basher ha, kritiko. Base yan sa mga ginagawa at mga sinasambulat ng mga bunganga ninyong mga buwakan ng inang shit kayo. Diba? O, continue tayo. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kung di man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Yan, pinapatigil na siya mga minamahal. 2 minutes lang. Okay. Yan po ang aking platforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang kung lalaliman ng inyong mga talong. Okay, first question. Mga minamahal, narinig nyo, huwag nyo lamang lalaliman lang yung mga tanong. Tingnan nyo dyan palang, kabugo ba? Teka ba, nahihiyaan yan? Pero anyway, credits kay Philip ah. Good job ka dyan, Philip. Nagpakatotoo ka sa sarili mo. Sumali ka kay Big Brother. Diba? Sumali ka sa Pinoy Big Brother. Nagpakatotoo ka sa sarili mo na hindi mo kayang sumagot sa mga malalim na tanong. Diba mga minamahal, punyeta, alam nyo, ito yung parehas din to kay Sara Duterte. Sino kung wala silang mga coach? Alam ko, itong mga tanong na to, yung mga sinagot ni Philip is mga napaghandaan niya yan. For sure. Ang hindi niya lang napaghandaan, yung mga impromptu na tanong. Kagaya, mamaya, first question okay, yung sagot ni Philip. Pero yung sa mga sumunod na question, ligwak. Mga minamahal, pakinggan nyo. Nico? Yes, sir, Nico. Ang magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa akin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, kasi yun ang mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Tama nga naman, di ba? Maganda yung sagot dyan ni Philip, mga minamahal, na kumukontra dito kay Duterte. Nilaglag po ni Philip, oo, tanginang yan. Mga minamahal, nilaglag po ni Philip itong si former President Duterte. Bakit? Kasi yung sagot niya sa tanong kanina na kumukontra ba kayo sa ginagawa ng ating former President, ang sabi niya, hindi naman, suportado ko naman, di ba narinig nyo naman kanina, suportado ko naman yung ginagawa niyang approach sa war on drugs. Ang akin lang naman dito, kapag addict, i-rehab. So hindi yan ginawa ni former President, huy! Hindi yan ginawa ni Duterte. Yung pag-addict, i-rehab, hindi. Kasi dinidiretso nilang patayin. So, kinukontra mo yung ginagawa ni Kadigungan. Bilib na bilib ka kay Duterte, pero sa tahimik na approach ng ating presidente sa war on drugs, hindi ka man lang makaimik punyeta ka?
Diba, ito yung nakakalungkot mga minamahal. Kasi kagaya nga ng sabi ko sa inyo, ito yung balita nga kanina, ipakita ko ulit ha, crime rate lower under President Marcos compared to Duterte. Basahin natin to mga minamahal. The Philippine National Police has recorded a lower crime rate 2024 to ha, during the first 21 months of the Marcos administration compared to the same period under former President Duterte. So yan po yung mga comparison mga minamahal. Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos said the peace and order or situation in the country has improved with a much lower index crime volume from 196,519 from the pre-pandemic period of July 1, 2016 to April 21, 2018 to 71,554 from July 1, 2022 to April 21, 2024. So ibig sabihin dito mga minamahal, basahin niyo na lang yan yung article na yan. Ibig sabihin lang dyan mga minamahal, kinumpared nila yung panahon ni former President Duterte at yung panahon ni President Marcos noong naglingkod na ito at tinignan yung approach sa war on drugs na nirecord nga po ng ating DILG, ng ating Interior and Local Government. Yung punto natin dito, bilib na bilib ka, buwa ka ng inang shit ka sa approach ni Digong na puro patayan, pero dito sa approach na tahimik lang, walang, meron namang namamatay, pero hindi naman katulad sa kay Digong na talagang halos inaraw-araw, tahimik ka sa ginagawang patayan. Alam mo, bobo ka talaga, Philip, manahimik ka na lang dyan sa lungga mo. Alam mo, kung wala ka lang din naman maiaambag, ang magiging ambag mo na lang is manahimik ka. Huwag mo nang pahirapan yung Pilipinas. Mahirap na nga ang Pilipinas sa sitwasyon sa mga politician dahil ang daming bopols, dadagdag ka pa. Kung wala ka din naman capacity, nanahimik ka na lang sana, putang inang to, nakakanggigil. Alam nyo, yung bulbul ko dito, parang umangat eh. Nakakainis mga minamahal. Wala pa tayo sa sa katapusan ng mga sinabi niya. O continue. Ito na yung nakakatawa mga minamahal. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan? Ito na. Rehabilitate ko. Mapatay na po. Ito na. Wala naman po ako sinasabing papatayan niya. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Paano nga? Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Dapat pagsabihan mo si Digong yan. Tama yan, Philip. Tama yan. Pagsabihan mo si Digong yan. Kasi mostly, ng mga hinuli, pinapatay. Diba? Dapat si Digong, kaya nga sabi ko mga minamahal, mukhang nilaglag nga ni Philip itong si Annie, si former President Duterte, diba? O, continue tayo. So, mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun at sinasabi. Kung mali po, by the way mga minamahal, yung population ng mga addicts sa Pilipinas is 1% lang. Kaya hindi dapat gawin yung war on drugs. Alam nyo, maganda naman sana yung layunin ng war on drugs kung fair sa mga mamamayang Pilipino at makatao yung approach. Kaso kung hindi makatao yung approach mga minamahal, tapos katulad nito, puro patayan, hindi maganda yung pagpapatupad, yung pagpa-implement nila ng war on drugs. Tama yung sinabi ni Philip. O, dito Philip, kahit papaano may sinabi kang tama, na pag-addict, i-rehab. Diba? Pero ang tanong dito, hindi naman yung ginawa ni former President Duterte eh. Oo, yung mga sinasabi mo, himala ha. Himala, Philip. Lumiwas ka ng landas. Diba? Naligaw ka ng landas sa approach ng mga Duterte. Dapat sana, sinigong yung pagsabihan mo niyan. O, continue tayo. Okay. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Ito na. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. Salamat po, plataforma ko, peace and order. Apo. Inunahan niya na. Kasi mga minamalang sabi ng ng radio broadcaster, sa binabanggit niyong mga plataforma kanina, may pagkakamali din nga naman ang broadcaster. Pero yung punto dito, inunahan niya na. Hindi, isa lang po yung yung plataforma ko, peace and order lang. At alam niyang wala siyang masasagot eh. At saka akala ko ba mga minamahal yung plataforma mo ay ipagtanggol si Digong? Kasi yun yung sabi niya eh, naalala ko mga minamahal, di ba yun yung sabi niya na nung nanomini siya, una niyang sinabi, kung mahal niyo si Duterte, di ba ipaglaban niyo, ako handa akong mamatay kay Duterte. Kala ko yun yung unang plataforma mo si Digong.
Tapos ngayon, bigla-biglang naming malalaman, peace and order na. Eh, tinalikuran na nga ata niya, si Duterte, mga minamahal. Peace and order na. Mukhang kayo yung magsasalpukan nito ni, ano, ni Bato de la Rosa. Diba? O, continue tayo. Wait lang, continue tayo. Sir, bigla po isang artista. Meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas? Para po sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado. Ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito. Opo. Bakit naman po hindi? And, yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin. Ang tinatanong, ano yung plataforma mo? Hindi, maibabatas mo siya. Tapos sasabihin mo, opo, pwede. Kasi ang artista, kasi ang tingin nila parang walang alam. Ano ba naman yung mga ganyang klaseng sagot? Alam nyo, talaga ang sarapit ko sa neto ni Philip, no? Gwapo ka lang, pero bubo kayo. Kakainis. Mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aapuin lahat siya na gagawin ko na agad ng patas. Kailangan po, meron akong oras din na makipag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. See? Oh. Inamin na ni Philip, mga minamahal, na wala siyang alam sa batas. Kasi kukonsultahin niya pa yung mga abogado niya. Hindi niya alam kung paano ginagawa ang batas, mga minamahal. Hindi niya alam na ang paggawa ng batas ay nagsisimula sa Senate Bill, tapos mag-uusapan niyan sa committee, tapos kapag okay na, di ba, magkakaroon, mga minamahal, ng ano dyan sa Senado. Hindi niya alam kung paano mag-execute ng batas. Ang gara mo naman, punyeta ka. Diba mga napaka-basic lang naman yan. Diyos miyo naman, Philip. Ano ba naman to? Ano ba naman itong pinasok mong buhay? Imbis na gwapo lang yung tingin sa'yo ng Pilipino, ang mangyayari sa'yo nito, para ka lang din si Robin Padilla, na nanalo dahil sa kasikatan pero bobo at walang alam. Diba? Ay, nako. O, ito. Sir, follow-up question lamang po. Aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. Wow! At yun po ang aking pinakahawakan. Dahil nga po, ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Addicts. Tumarami na naman po. Nagkalat na naman kung saan-saan. Ito si Philip, parang asong ulol, no? Paulit-ulit na lang. Sinabi mo na yan, nagkalat-kalat yung mga addict. Alam nyo, mga minamahal, bakit ako naiinis? Naiinis ako kasi ang bilis nilang tumalak na tumaas daw yung crime rate, madaming nagagasa, madaming droga. Pero nasaan yung data nyo? Data yung kailangan natin dito, hindi yung kuro-kuro. Diba? May pag-asa kang manalo pero kupal ka talaga, putang ina. Hindi naman ako natatakot dito, mga minamahal, kasi wala naman to sa top 12 eh. Pero posible, mga minamahal, kapag nagpauto ulit yung mga Pilipino. 'Di ba? Oh, continue. Kaya kung maaari po, kung ako po ay mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan. Para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Sir, kung tatanong? Hinaing ng mga magulang, hindi ka nga nagpakamagulang sa anak mo. Pinersonalin. Ganun ka po? Okay, Sherian, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir, magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo mananalo, senador, sabi nyo nga po, makonsulta kayo sa mga abogado, sa mga polis. Pero bago yun, sir, during the campaign, habang ngayon, nandiligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Eh, ang pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso, nasa aking isipan, na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Huh? Yun po, ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ang korupsyon dito. Ah! Eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala.
Ba't hindi mo i-call out si Duterte? Si Sara? O si Pulong? Ano na ito ni ano, no, ni Philip? Lakas na. Sa lahat ng mga tumakbong senador, maliban kay Robin Padilla, ikaw yung pinakamalakas ang amats. Ay, nang to. May tama, yarn. Ano ninyo? Kapag ang corruption po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. Kapag ang corruption nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senador agad? Ang totoo po, mga tao po nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Ototo ka. Oo, kunyari sinabihan kita tumakbo ka, pero dapat tinanong mo muna yung sarili mo kung may capacity ka. Kasi kung wala, wag na. May capacity ka na makatulong sa mga Pilipino, hindi lamang sa pagtulong na issue, sa pagtulong sa pagsugpo ng mga suliranin ng bansang Pilipinas. Kabugkok ni Pilip. Pilip po eh. Inis ako. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin, tumakbo ako senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator, I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. Meron pa. Salamat po sa inyo lahat. Ay, sorry. There's one more pahabol question, sir. Ay, ma'am. Hi sir, good afternoon po. You mentioned sir yung platform on peace and order, and okay. You also mentioned yung sa drug rehabilitation, but okay. What specific bills do you have in mind po sa ngayon? Yan. Sa ngayon ho, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto ko sila mabigyan ng pag-asa kasi. Kagaya na sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Hangin na talaga nito. Bigyan natin sila ng pagkakataonin. Pag hindi pa sila tuminodo sa anong yan, paano na yung bills na gagawin mo? Wala ka ngang bill na sinabi. Kailangan maiayos ang mga may pangangailangan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan, tulungan natin sila magkatrabaho, hindi sila mag-iisip papunta sa doon. Ang ganda ng tanong, no? What specific bill? Tapos wala ka man lang maisip, sasabihin mo na naman, rehab, paano mo i-implement yan? Na talaga neto ni Philip, no? Utak mo talaga, may obo. Ikaw, Dodong, manahimik ka na, Dodong, oy. Oo, nakakahiya ka, Dodong. Di ba mga minamahal, nakakaloka? Hindi ba kayo naluloka dyan sa mga sinasabi ni Philip? Kasi kung ako nga naluloka, kayo pa kaya na alam ko yung iba dito na mga nanonood sa akin, mas matalino sa akin. Ako nagko-comment lang ako ha, batay lang din sa mga nakita ko at mga binabalita ng ano, ng media. Kaya natin na ibabato na, oh, ganito ganyan, ganyan ganyan. Di ba mga minamahal, ano kaya yung ano no, yung ulam ni Philip, bakit niya tinanggap yung nomination? May capacity manalo, posible. Pero, walang capacity yung utak. Another Robin Padilla na naman, mga minamahal. Another bulldog na naman doon ng mga Duterte sa Senado. Which is yan po yung nakakainis dito. Hindi yan public servant, mga minamahal, yung ginagawa nilang pagtakbo. Hindi po public servant ang tawag doon, attack dog. Hindi attack dog ng ano ah, attack dog sila ng isang politiko na mga tawag dito, mga you know, mga nagpakain sa kanila. Katulad ni Digong. 'Di ba? Ano 'yung sabi noon ni Philip, lahat ng mga bumabatikos kay Digong mamatay na. Sabi yan noon ni ano ni Philip Salvador, mga minamahal, tama ba 'yon? Ba? So ngayon na bumabatikos tayo pa 'yung mamatay. Gago talaga 'tong si Philip, no? Utak talaga nito, may ubo. So anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.